14 na po ng umaga. Nasa tuloy po tayo kagad, mga kabigwas. Okay, mga kabigwas, atin na pong bubuksan ang atin pong topic. Sa totoo lang, nadidismaya ang iilan. Ang iba galit na dahil nga sa nangyayari. Kung maalala po ninyo, mga kabigwas, ibinasura at nilagdaan ng apat na mga piskal, magagaling na piskal, pagbabasura ng inihain ni Corporal Carpio na tauhan ni Major Manalo na pulis dito sa Palawan laban kay Liubert Dasmariñas. Ito kasi si Liubert, itinanim ito alam naman natin ang laro Itinanim ito para pagdating ng hearing, ito yung magdidiin. Yan ang mga plano yan Kunyari, sacrifice itong si Liubert na kunyari ay kanilang kasama sa kakasuhan. Pero pag kung nagtagumpay ang kanilang pagsampa ng kaso, yun ang magdidiin para kay Liubert. Para patunayan na talagang tapos na ang kaso. Ibig sabihin, si Liubert talaga ang kuno ay pumatay kay Jubilin. Ganun ang mangyayari doon. Ngayon, ibinasura po ng apat na magagaling na mga piskal ang naturang kaso dahil walang probable cause. Paano nila masasampahan si Liubert ng rape ay kalansay na yon? Pangalawa, paano masabing murder ay wala namang testigo? Ang nakapagtataka pa, yung pinaglagyan ng kalansay, walang amoy patay. Sa totoo lang, magaling talaga kayo gumawa ba ng kalokohan? Kung ang akala ninyo, madidiin ninyo yung isa para lang sa sariling kapakanan ng mga galyeno, kung itinanim ninyo si Liubert para magdiin doon, akala ba ninyo magtatagumpay rin kayo? Ilulutang ko rin ang may-ari ng kalansay dahil naghahanap din ng hustisya. Dapat aprubahan din ang aming kahilingan na magkaroon ng third DNA. At panibagong at third DNA at panibagong ano tawag nung ginawa natin? Carbon dating. Yun ang dapat nating gawin. Kaya nga naibasura yun dahil no probable cause. Walang sapat na ebidensya. Kaya naibasura. Ang akala siguro ng mga pulis na ito, kung nagtagumpay sila sa pagdiin kay Liubert, hindi ko ilulutang ang naghahanap ng hustisyang may-ari ng kalansay na nanggagaling sa Panakan 1, Nara, Palawan. At baka ikagugulat din nila, lulutang ang aking testigong kumuha sa kalansay. Pinaghandaan ko yan, mga boy. Pinaghandaan ko yan. Ngayon, naibasura. O kaya sa pagbasura niyon, nabasura yung kaso ninyo, na-deny din. Ano pa ang saysay? Bakit ipa-carbon dating pa yon? Bakit ipapa-DNA pa? Nabasura. Maliban kung maghanap ng hustisya ang may-ari ng kalansay. Yan po ang katotohanan. Dahil sa ginawa nila, gumawa sila ng motion for reconsideration nung una. Wala pong mga abogado na magnunotary sa kanilang petition, sa kanilang motion. Dahil alam na ng buong Palawan na nagkakaroon ng lukuhan. Kaya,
matitinong abogado, wala. Ay mayroon nga akong kaibig, kakilalang judge diyan mismo sa korte. Nakapagsabi na, ay kahalukuhan na yan. Kaya ibig sabihin po, mga kabigwas, yung kanilang isinampang kaso, wala talagang sustansya. Isasakripisyo lang nila si Liubert para manahimik na. Ay ibinasura, nag-file sila ng MR, walang magnunotary na mga abogado sa Palawan. Alam ko pa kung sino-sino ang nilalapitan nilang mga abogado eh. Para magnotary, ayaw inotary. Hanggang ang dumating, ang ginawa nila, hindi motion for reconsideration, kung hindi petition for review. Big was! Big was! Yung kanilang inihain na petition for review dahil gusto nilang buhayin ang kaso. Huwag kayong mag-alala mga sir, bubuhayin ko talaga ang kaso. Pero ang kasong kanilang bubuhayin, ang laban kay Liubert Dasmariñas. Yan ang gusto nila. Big was! Para paninindigan nila na ito talaga yung pumatay. Kasi alam nilang mangyayari. Kapag binuhay na namin ang kaso sa investigation laban sa mga pulis na ito, itong investigation bubuhayin muli para kay Jubilin, sa Jubilin case, dapat ang mga pulis na ito ay naka-floating. Tanggalin sa kanilang mga posisyon. Ipo-float mo na yan para hindi ma-impluensyahan ang investigation ng kaso. Big was! Big was! Saan magmumula ang dapat kapag oras na binuhay? Saan magmumula dapat umpisahan uli ang investigation? Magmula kay Karin. Magmula sa Robinson. Yan ang dapat unahin. Muling ibalik yung mga binurubura-burang mga video na mga CCTV record, ibalik. Kailangan naka-floating lahat ang mga sangkot nito. Sino-sino? Magmula sa investigador, yung mga nasangkot lahat, magmula dun sa suko, hanggang taga-region, hanggang NBI, hanggang sa nasyonal. Kailangan ipu-float muna yan sila para hindi ma-impluensyahan ang investigation ng kaso ni Jubilin para lumabas ang katotohanan. Big was! Pero anong ginawa nila ngayon? Dahil hindi nagtagumpay ang kanilang motion for reconsideration, nag-file sila ngayon petition for review. Ayan, oh. Tignan ninyo ang petition for review. Nakita niyo na, kita na ba yan? Ayan, ha. Yan, oh. Petition for review. Yan, Department of Justice. Sa DOJ po yan. Big was! Doon po yan ihahain, mga kabigwas. Labing lima na pahina na petition for review, pinareceive po ng mga pulis kagabi, alas 9:30 ng gabi sa bahay nila sa magulang ni Liubert Dasmariñas. Kaya ang sabi ko, nung tumawag na, nakipag-ugnayan kami kagad sa lawyer. Nakipag-ugnayan. Tapos kunan ninyo ng video yung mga pulis na yan. Alas 9:30 ng gabi, maghahatid ng ganon. Ano yan? Saan bang gobyerno sila kumuha ng procedure niyan?
maging ang gobyerno ng mga kabakakaliwa o komunista, walang nagsiserve ng alas 9:30 ng gabi. Magkang nagkakalukuhan na ito. Nandiyan po sa 15 na pahina na inihain ni Corporal Carpio. Sakripisyo talaga si Carpio dito. Sabagay, sakripisyo talaga kayo lahat. Ipinagdidiinan nila na dapat reviewin dahil ang suspect talaga sa pagpatay kay Jubilin ay si Liubert Dasmariñas. Ngayon, sa bandang huli, sa kanilang statement diyan na nabasa namin, mayroon ding nilagay sila doon. Jubilin Gallino still missing. Big was. Ano ba talaga kuya? Missing o patay? Pati ako nalito eh. Patay ba talaga o missing? Jablo ka mong kirit kirit. Kaya kagabi mismo, pinadala ka agad sa amin ang dokumento. Walang problema yan. Aywan ko kung aaprubahan. Petition for review. Kahit anong review niyan, malabo. Kaya mag-antay kayo dahil yung kaso sa inyo nakahanda o na-file na yung iba. Pinagpipilitan talaga ninyo. Saan ka makakakita nanay ng biktima? Nagpupumilit na pilitin talagang reviewin dahil patay na si Jubilin. Kung hindi ka ba ingot? Samantalang ang tatay naman, nung lumapit sa bigwas, naghahangad ng hustisya. Muling buhayin ang kaso na yan. Gusto ko ang hustisya. Hanapin si Jubilin dahil ang aking pakiramdam, buhay si Jubilin ayon sa tatay. Pero anong sabi ng nanay? Buhayin ang kaso naman. Siyang ginamit ngayon eh. Buhay ng kaso laban kay Liubert dahil siyang pumatay. Saan ka makakita, magulang, sa halip na suportahan niya, mabuksan muli ang kaso, mabuksan muli ang investigation, ay nakatutok siya doon na talagang idiin si Liubert. Anong klaseng tao ito? Big Was! Anong klase ito? May mga magulang pa palang ganun. Diba? O baka naman, sanay talaga siya sa ganun. Sabagay, hindi malaman ano. Okay, atin muna pong basahin ito. 738, dapat talaga maupo na si Mayor Jimbo para mabigyan ng hustisya. Basta ako, bahala na sila dyan. Basta ako, Maristila. Ito naman sa 805. Morning Sir Tommy, sayang ang apelyido Manalo. Natalo pa at yang walang hiya na si La Rosa. Papunta ako dyan. Wag ko lang makita yan. At pag nakita ko yung La Rosa na yan, supalpalin ko yan ng 1 kilong bato. Ingat Sir Tom. Ikaw talaga. Oh. Okay. Ito. Mula sa 552. Kuya Tommy, yung boses nyo po na wala pa minsan-minsan sa over mode siguro, no? Ha? Your connection po is unstable. Bakit? Unstable. Sa ano? Sa internet? Ah, sa internet daw. Unstable. Ang amin pong... Big Was! Connection sa internet. Alam nyo naman po na lahat nito dahan-dahan na pong lumiliwanag dahil nababalutan ng kadiliman ang Palawan.
Kaya dinahandahan po namin, habang nagkukunik kami ng liwanag, pinatay-patay ng mga impakto. Ito naman galing sa 253. Morning Idol, kaya hindi sila matitinag sa mga batikos mo dahil sila-sila ang magkakasabwat dahil puro adik. Tita nyo na. Malalim. Kumbaga ang kasong Jubilee na atin tinutuklas ngayon, kung pag-usapan katiwalian sa Palawan, wala pa po tayo sa one port. Big Wash! Big Wash! Roy Sombrero, aray po po. Oh, ano yun? Nawala. Sayang ah. Oh, nasa si Ayon. Na nakabalik, aray ko po, di na nakabalik live ni Sir Tommy. Bakit? Wala. Mayroon, mayroon. Oo, may 680 pa kami dito sa ano. Sa YouTube tayo nag-unstable. Okay, nakabalik na. Okay. Oh, yan, nakabalik na. Okay, Maribel, pa-shoutout. Good morning po, Idol. Hindi bali, i-re-upload mo na lang mamaya. Ha? Okay. Alma Lamanero, nawala po kayo, Sir Tommy. Good evening po from Vancouver, Canada. Mamaya po, i-re-upload natin yung kabuuhan. Big Wash! Big Wash! Perla Sombilon, nawala ka, Sir Tommy. Uy, nagtalagang ano nila. Oh. Nawala ka na, Sir Tommy. Abili, sad naman kami. Ang ganda pa naman ng topic mo. Okay, makalala. Big Wash! Big Wash! Sabi niya, bakit nagsigilang loading? Oo nga, nag-ano. Alam niyo po na medyo may tumutulay na demonyo ngayon sa ating linya, kaya medyo hindi po kayo nakapanood ng maayos ngayon diyan sa YouTube. May mga demonyong tumutulay. Arturo Fortades, morning Sir Tommy Idol. Ingat palagi, nawawala ka na naman. Ano ba yan talaga? Pabati ng mga taga Barangay Buenavista, Erosin, Sursugon. Lalo na sa nanay ko, Angelica Fortades. Ingat po kayo lagi dyan. Okay. Di ako makabiyo, sabi ni Maribel Morira. Ayun ha. Sige, bandang baba. Ayun, pinakababa. Ayan ha. Sabi niya dito, Arturo, God bless po sa lahat na bigwasan mo na. Idol, ingat palagi. Okay? Sa FB ang tuloy-tuloy, ano? Okay, ito. Itaas mo konti. Yan. Rose Banagaw, takot si Nanay Jubilin kasi nakatanggap sila ng pera. May punto. Dahil alam nilang tatagta rin sila ng kaso kapag lumabas ang katotohanan. Pero ako, kung ako sa'yo, Nanay ni Jubilin, kapag nagkaipitan na, sabihin mong totoo. Kasi ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa'yo. Big Wash! Big Wash! Basta nagkaipitan na, sabihin mong totoo. Kasi po, ganito, tinuro po kasi ni ganito yan eh. Tinuro po kasi ni ganito, sabihin mong totoo. Dahil kapag sinabi mo ang totoo, puprotektahan ka naman namin. Big Wash! Big Wash! Ganun po ang gagawin po ninyo. Kaya huwag po kayong matakot. Ha? Huwag po kayong matakot sa atin pong diyan sa investigation. Big Wash! Big Wash! Morning Sir Tommy Abili, takot na ang mga sir. Sana makulong na ang mga sangkot para magsama-sama sabay rin ang nanay at kapatid. Kasi mukhang pera, saka si pastura. Big Wash! Big Wash! There's no time for me. I've been flying from town to town.